Panginoong Diyos, lahat ng saan tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangon, magpakailanman. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Antonio ng Padua at Lisbon. Siya po ay pari at pantas ng simbahan. At sa kanyang talambuhay, binabanggit po na ipinanganak siya sa Lisbon, Portugal noong 1195. At sa gulang na 15, siya ay pumasok bilang religious ng Saint Augustine. Makalipas ang 2 taon, siya po ay ipinadala sa Coimbra, na doon pinasimulan niya ang 8 taong pag-aaral, learning Augustinian theology. At gayon din po naman, kanya itong kinumbinasyon sa mga pinagpagpapahalagan ni San Francisco. At dinalaunan siya ay naging pari. At ang kanyang buhay ay nagpanibago. At noong 1220, nung makita niya yung 5 Franciscano na naging martir sa Morocco na dinala sa Portugal, siya po ay nagmimithiding maging martir. At dinalaunan ay siya po ay naglakbay sa hanggang sa Sicily, hanggang magkamayroon siya ng karamdaman. At nung siya po ay mapasama sa pagtitipon ng mga Franciscano, ay walang pari na makapagbigay ng homily. Inatasan siya ni San Francisco ng Assisi na siyang mag-homily. At naroon ang kamanghamanghang pagpapaliwanag niya sa salita ng Diyos. At siya rin po ay tinuturing na maraming panalangin at milagrong nangyari. At kanyang binaka ang mga kamalian ng Albigensian heresy. Kaya nga tinatawag po siyang Hammer of Heretics. At naging santo siya noong 1232. Hanggang sa ngayon ay kilala siya sa pagkakamayroon ng mga milagro, lalo na po yung mga nawawala at nagwawala. At kinikilala rin siyang santo patron ng bukasyon. Ipagdasal po natin ang isa't isa na maging ang ating samo at dalangin sa katulad ni San Antonio na si San Padre Pio. At yung atin din pong debosyon sa Sacred Heart of Jesus ngayon po'y 7th araw ng nobena sa Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masunda namin ang ulirang pamumuhay, madawa naman namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo na ipinangaral namin ni na Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoya ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin, at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sangayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat.
At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong maganda, puno ng grasyang umaga sa inyong lahat. Noong linggo po, ipinagdiwang natin ang Solemnity of Corpus Christi. Naalaala ko ito sa San Antonio. Bakit ba ang imahe nito ay kalungkalong ang sanggol na sa Jesus? At maging itong imahe ng Sacred Heart of Jesus na itinuturol sa atin, kamalayan, ang importansya ng puso. Sapagkat ito ang sentro ng ating pagkatao. Idinambana ni San Antonio ng Padua at Lisbon ang Panginoong Diyos sa kanyang puso at kalooban. Yung mga namumutawi sa kanyang labi ay karanasan niya sa Diyos. Bago po ako pumunta rito ay merong text message na hindi siya naniniwala sa saints. Ay tinugon ko, ang mga santo ay nagsasabuhay ng buong kagitingan ng pinapahalagahan ng Ebanghelyo. Naghahari sa kanyang pagkatao ang paghahari ng Diyos. Reign, Kingdom of God. At inasamba niya ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pakibigkas nga nating muli. Sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yung po ang preba ng ating pagkakristyano. Hindi ka totoong Kristyan kung ikay basalaan ng basa ng Biblia
na naroon yung iyong pakikipagtalo, pakikipagdibate na ipagigiitan mo kayong mga Kristiyanong Katoliko na samba sa mga santo. Mali po yun. Hindi natin sinasamba ang santo. Sila'y example. Halimbawa, kagitingan ng pagsasabuhay ng pinapahalagahan ng Ebanghelyo. Naalala ko kahapon, yung Beatitudes. Yun ang pinakang Ebanghelyo din pagka Todos los Santos. Beatitude. Questioning our behavioral pattern, our ways of thinking and ways of doing, whether we are truly living a genuineness of Christian life. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya binanggit doon sa unang pagbasa, yung presensya ng Diyos sa ating buhay at pagkakabuhay. Hindi po yung ambiguous ang buhay. Pagkat marami ngayon ang peke ang buhay. Ambiguity of goodness. Hindi genuine. Mapanlin lang. Sina Adan at Eva na biktima ng panlilin lang ng demonyo. Enticement. Allurement. Ikaw ay hahalinahin sa maling katuruan. Yun ay binaka ni San Antonio ng Padua at Lisbon. Pinatunayan niya yung Santissimo Sacramento, ang Eucharistia, ay totoong nasa anyong tinapay at alak. Katatapos lang natin ang Corpus Christi. Ipinanunumbalik ng Corpus Christi yung kaganapan ng huling hapunan nung unang Huwebes Santo. Retrieval, as it were, rediscovering, as it were, the centrality, the summit of Christian life, ang banal na Eucharistia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mayroong gutom na kabayo, hindi pinakakain ng ilang araw. Alam ninyo, nung daladala ni San Antonio yung Santissimo, bago pumaroon sa damo o manginain yung kabayo, lumuhod muna sa harap ng Santissimo Sacramento. Bilib ba kayo doon? Meron pong mga Christian, hindi bumibilib. Pero tayo, nagsadya ka pa rito para bumilib ka sa mga buhay at ehemplo ng santo na katulad ni Santo Padre Pio. Magkapatid po sila sa pananampalataya, no, ni San Antonio, pagkat Franciscan din si San Antonio. Acquiring the truth of Augustinian theology, kinumbine niya ito sa spirituality of Saint Francis. Poverty in spirit ay inasamba natin ng Diyos sa espiritu at katotohanan. Huwag nating kalilimutan yan. Yan po ang ating pinanghahawakan. Ay sabi rito sa Ebanghelyo ngayon, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Naalala ko ang simbahan, sabi ng Vatican II, Lumen Gentium, liwanag ng mundo, katulad ni Kristo. Asin, pagkat ang asin po ay nag-preservative. Naalala ko ba, pagka pinuputol ang pusod ng sanggol na isinisilang, nilalagyan ng asin para hindi makontaminate ng virus o germs. Yung po ang ginagawa ng mga taong sinauna. It added flavor. Nagbibigay ng lasa.
pinapawi ang pagkabulok. Sa amin po nung araw ay merong asin buo. Niluluto yon galing sa tubig ng dagat. Ano, ay tayo lamang ay pinapaniwala nung commercialized salt. Pero ngayon, isang malaking insulto sa atin. Nasa paligid kita ng dagat. Dadayo ka pa ba ng New Zealand para gumawa ng asin? Marami pong mga Pilipinong ang trabaho sa New Zealand, gumawa ng asin. Pagkat kailangan nyo ng dairy products para i-preserve ito. Yung kinakain ninyong karne, kinakalagyan niya ng asin. Just to preserve, just to enhance its being vital for our eating, for our diet. Ang ilaw, gayon din. Meron pong mga tao ngayon na makamalabong kausap. Kasi madilim na ang puso, madilim pa ang isip. At ang mga binabanggit ay purit kadiliman din. Dilim at lagim ng kasalanan. So very vital po. We need to explain. Kaya nga magkatesismo kayo sa inyong mga anak. Pangako ng mga magulang sa kasal, kanilang tuturuan, huhubugin ang mga anak at inaanak sa pananampalataya. Patunayan po natin yan. Let us get involved in the service of evangelization by way of catechesis. Ipaliwanag ninyong mabuti. Kailangan po natin ngayon ang adult catechesis and not just children catechesis as we prepare for First Communion. Tungkulin ng mga ninong at ninang na tularan si San Antonio, maliwanag, maalab, makatuturang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. The gospel values has to be handed over. Kaya po, kung totoo ka sa komunyon, tinatanggap mo si Jesus sa iyong buhay, maging asin at ilaw ka rin ng mundo. Pawiin ang kabulukan, ang corruption. Pagkat ito po ay nangyayari sa ating larangan ng buhay, economically, politically, culturally, societal injustices, kaya declaring poverty in our midst, yan po ay sanhin niya na kabulukang moral ng marami. At sana tayo na totoong nagpapakakristyano, katolika pa, sabi, pagkat ang salitang katoliko ay universality. Our faith is not just we keep it into our hearts. We are duty bound to share it. Magbiblia rasal man lamang kayo sa pamamahay. Magdasal ng Holy Rosary. Pagkatapos, gagawin yung Biblia rasal para yung pinapahalaga nating gospel values, educating us to faith, educating us to good manners and right conduct, very vital sa ating buhay. Kaya po, ang lahat-lahat ng ito, sabi nga ay gawin natin for the greater glory of God. Sabi ni San Ignacio ng Loyola, for the greater glory of God, ad maiorem Dei gloriam. To sanctify ourselves by way of doing justice in our society. Sabi ko nga, at paulit-ulit ko pong binabanggit ito, ang Diyos ay nagkatawang tao para magmahal, magligtas, at magbigay buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanan ang bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahati at paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, sa pagiging maaasahan, sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang laparit ng mong anak na siyang nagmulat sa hulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan,
hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Yesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa na katatapos mag-undergo ng surgical operation at ngayon ay nagpapagaling ang kanyang wellness healing in preparation for the upcoming World Youth Day in Portugal. At ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging yung mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon. Ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya. Maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries, lalo na itong mga kumakalinga sa mga apektado ng volcanic eruption. Sa diwa ng alay kapwa, mga nagsasagawa ng rescue, relief and rehabilitation sa mga apektado ng kalamidad, apektado ng digmaan, at maging yung pong mga nasa advocacy for social justice and peace, maging yung environmental concern, promotion for care, stewardship of life, as well as the rest of creation. At yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda at mga hanap buhay sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa mga karagatan. Ang mga manggagawa, maging yung mga nasa iba't ibang profesyon, yung pong mga nasa akadem, yung mga mag-aaral na nag-accomplish ng academic requirements. Yung iba po ay merong academic examinations. Ngayong nagpapahimakas ang school year, mayroon pong mga moving up, recognition and commencement exercises. At yung iba naman ay nagpi-prepare, nagre-review to take up board examinations pertinent to the professions they wish to be. Yung mga nasa public and government service,
as well as those who are in private activities and institutions, mga medical personnel sa mga hospital, clinics, at yung pong mga nag-aasikaso na mga may karamdaman sa maralita nating tahanan, maging yung mga nakatatanda. Yung pong mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa araw at sa buwang ito ng Hunyo, devotees of the Sacred Heart of Jesus, ikapitong araw ngayon ng nobena, at yung mga samo at dalangin nating idinudulog kay Santo Padre Pio. All people commended for our intentions and prayers. At yung pong opus vocationum, mga nagtataguyod ng bukasyon ng pagpapari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong si Anacorita Reploridio C, at gayon din ang lahat ng mga pumanaw, nating mga magulang, kapatid, at mga taong naging bahagi ng ating buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio, San Antonio ng Padua at Lisbon, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumba sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Saint Anthony Tuesday blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Palaging kasama ako, palaging kapiling ninyo hanggang sa wakas ng mundo, ako'y laging naririto, ang sabi ni Hesukristo. Ito ang kordero ng Diyos to nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilayo mo ako, ang sugo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Yung pong mga taong pangalan ay Antonio, Antonina o Tony, mga nagpipiesta na ang Santo Patron ay Saint Anthony, lalo na po ang mga taga ron sa Sampaloc, sa Bustillos, at maging sa Santuario de San Antonio, maging yung pong taga Buliasnin, mga taga San Antonio na mga pamayanan, idasal natin. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming pakikinabang, ay maghanda nawa para sa amin ang pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Antonio ng iyong paglingap na maaasahan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayunawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa
sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Amin din pong ipinaalam sa lahat na gamit ang ating main arch entrance na tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay kalang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang mahalagang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanglibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama ang banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pakikisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa Biyernes po ay Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Sa Sabado, Immaculate Heart of Mary. Ipinag-aanyaya po namin ang napakagandang debosyon na ito. Lahat naman kita ay may puso. Ano? Kaya yung ipanuto natin ang puso sa puso ng Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay na humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte. Kami rin po'y humihingi ng inyong panalangin, tulong, donasyon para sa aming ipinagagawang bahay-pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda, lalo na ang may sakit naming pari. Salamat po. Mayo na tipaya Kanyang pagkalingatabak, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.